Ako si Bal, isa akong OFW dito sa Canada, lasinggero, pero may pangarap at dito nga pala sa Canada ay isa akong retail store supervisor sa isa sa pinakamalaking retail company sa buong Canada. At ngayon nga pala ay break time ko, kaya halika, tara, samahan niyo ako at habang kumakain ako ng adobo at umiinom ng paborito kong ginger ale, eh ituturo ko sa inyo kung paano ba ako nakapunta dito sa Canada, magkano yung sahod ng isang retail store supervisor at ano yung agency na tumulong sa akin para makarating ako dito. Kaya kung interesado kayo, eh panoorin nyo ng buo tong video ko. Ayos ba? Quality! So ginawa ko nga pala tong video na to kasi marami pa rin nag-PPM sa inyo or nagko-comment kung paano daw ba ako nakapag-Canada at ano yung agency na tumulong sa akin. Actually, na-post ko na to dati sa mga nauna kong video pero para sa sake ng mga bago kong followers, eh gagawa uli ako ng video para masagot yung mga katanungan nila. So sa mga hindi nakakaalam, bago ako nakapunta dito sa Canada, eh nag-work muna ako sa Singapore for 8 years sa retail industry rin. Isang retail store supervisor at isang store in charge. At gusto ko lang din pong i-highlight sa inyo na kapag wala po kayong experience sa work na ina-applyan nyo dito sa Canada, eh hindi po talaga pwede kasi marirefuse lang po yung working visa nyo kasi nire-required po ni Canada na bago ka mag-apply sa isang trabaho, at least meron kang isang taong experience doon sa nasabing posisyon. Sana mabigyan na to ng kalinawan yung mga nagtatanong at laging nagko-comment na pwede daw ba yung mga walang experience. To answer that straightly na po, sinabi ko na po, hindi po talaga pwede. Kaya importanteng kumuha muna po kayo ng experience bago nyo maisipan or gustuhin na pumunta ng Canada. At ngayon naman po ay magpunta na tayo sa usaping sahod na alam ko ito naman po talaga yung hinihintay nyo. So dito sa Canada bilang isang store supervisor, sumasahod po ako ng around $24 to $27 per hour. So hindi ko na po sasabihin yung exact amount pero andun po yung range. So ang kinagandahan pa po dito sa company ko, eh meron kaming tinatawag na profit sharing. So from the word itself, profit, kita, and sharing, eh hati-hati. So hinahatian kami ng bossing namin sa kinikita niya sa bawat produkto na nabibenta niya. Kaya quality po talaga. Tsaka ang kinagandahan pa sa boss namin, eh talagang 40 hours po yung binibigay niyang oras sa amin at hindi niya kami binabawasan. Kaya malaki pa rin po talaga yung sinasahod namin. At siguradong makakapag-ipon ka pa rin po despite ng mataas na cost of living dito sa Canada. Lalo na kung ikaw ay single. Pero kung may pamilya ka na po, medyo mahihirapan ka po. Pero kung nag-work naman yung partner mo, eh kayang-kaya at sisiw na sisiw. At kung meron ka naman pong anak, eh meron naman pong child benefits na nakukuha sa gobyerno. Kaya ayos na ayos din po talaga. At ang recruitment agency naman po na tumulong sa akin para makapunta ako dito sa Canada at makapagtrabaho sa isa sa pinakamalaking retail company dito sa Canada ay ito po, Allison Jones Consulting Services. Pero paalala lang po, sila po ay naniningil ng placement fee pero makakaasa naman po kayo na sulit yung ibabayad nyo kasi 101% po na legit sila at marami na po silang napapaalis. Kaya ikaw kung nangangarap kang mag-Canada, eh ilalagay ko below sa comment section yung link ng kanilang Facebook page. Kaya mag-apply ka na at tara na sa Canada. See you soon and thank me later. Kung nagustuhan mo tong video ko, eh huwag mong kakalimutan mag-like, follow, and syempre i-share mo na rin. Ayos ba? Quality! Hanggang sa susunod na video. Bye-bye!